kontra COVID-19. Diskarte ng mga traders sa patuloy na paghina ng piso at pagbagsak ng stock market, alamin. Kasabay ng paghina ng piso kontra dolyar ang pagbagsak din ng Philippine Stock Exchange Index o PSEI. Sa ganitong panahon, ano nga ba ang tamang diskarte pagdating sa stock trading? Alamin natin sa report ni Gerard De La Peña. Parte na ng buhay ni Gerald ang stock trading. Kahit nga sa cellphone niya, nagagawa niyang bumili at nagbenta ng stocks. Pero ngayon, time out muna siya sa trading dahil hindi maganda ang takbo ng merkado. Sabi ni Gerald, kailangang aralin ng tamang timing para hindi malugi. You cannot force trade the market when the market is not giving you the opportunities. Or else, dalawa lang pwede mangyari sa iyo. Number one is pwede kang malugi. Number two is hindi mag-grow yung capital mo. Ngayong araw, bahagyan nakabawi ang Philippine Stock Exchange Index matapos itong magsara sa 5,934.25. Pero mas mababa pa rin ito sa 6,000 mark. Kahapon, lumagapak sa 5,879.68 points ang PSEI. October 16, 2020 pa, nang huli itong sumadsad sa 5,800 mark. Ang Philippine Stock Exchange Index ang benchmark o pamantayan ng kabuuang lagay ng Philippine stock market. Nakabase ito sa stock performance ng top 30 listed companies sa bansa na pinili para maging salamin ng galaw ng merkado. Ang itinuturong dahilan ng pagtamlay ng merkado, ang pagtataas pa rin ng interest rates ng Amerika. Kapag nagtataas kasi ng interest rates ang ibang bansa, partikular na ang Amerika, ay umiiwas mo na mga investor sa stocks at mas pinipili nilang ilagay ang kanilang pera sa mga deposito at bonds na bukod sa mas mataas ang kikitain, ay mas mababa rin ang risk o ang posibilidad na malugi. At dahil apektado rin ang interest rates ng US ang palitan ng piso kontra dolyar, tumataas din ang presyo ng mga bilihin, lalo na ng mga imported na produkto. Bagay na may epekto rin sa tubo ng mga kumpanyang kasama sa stock exchange, kaya umiiwas ang mga investor. Kasi kailangan ng i-price na natatamaan na yung mga bottom line. No? Kasi kahit maganda yung nakikita natin, pag tumingin ka sa labas, parang normal na, pero hindi natin nakikita na kayang i-sustain ng consumer yung pagtaas ng presyo. Diba? Kailangan makita nila yung sigla ng economy. Dahil nagbabadya pang magtaas palalo ng interest rates ang Amerika, lalong umiiwas ang mga investor sa stock market. Kaya bagsak pa rin ang performance ito. Tatagal pa to up to the first quarter of next year. So kung alam mo naman yan ang mangyayari, ba't ako papasok ngayon? Pag pumasok ka ngayon, baka mapasok ka malugi. Sa kabilang banda, may nakikita pa rin magandang oportunidad ang mga eksperto kahit hindi maganda ang merkado ngayon. May mga kumpanya kasing nagbibigay ng mataas na dibidendo na mura ang presyo ng stocks ngayon. May mga kumpanya rin hindi masyadong apektado ng inflation, gaya ng utilities at telecommunications na tinatangkilik ng lahat, may krisis man o wala. Ako tinanong mo, mas gusto ko pa rin mag-invest, lalo na kung sobrang pera yan, kesa nakatago lang siya na natatalo ng inflation, lalo na ngayon mataas yung inflation, or magastos ko sa ibang bagay. Kaya payo ng mga eksperto, mahalagang inaaral ng mga stock investor ang estado ng mga kumpanyang target paglagakan ng puhunan, pati ng mga balitang may epekto sa mga kumpanyang ito. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard De La Peña, News 5.